Hello mga kaibigan, welcome ka sa ating channel na kung saan ay maaari kang makuha ng kaalaman. Kaya subscribe lamang po para sa mas marami pang video sa hinaharap. Kasama nyo ako sa iba't ibang mga kwento. At ngayon ay sama-sama nating papanuurin ang nakakapangilabot na kwento ni Armando Siera, ang tinaguriang mayamang serial ng Negros at sinasabing pumatang umaabot sa 107 na mga kababaihan na karamihan dito ay mga estudyante ng isang kolehiyo sa kanilang lugar. Armando Siera. Kung pamilyar sa iyo ang pangalang ito kapatid, ay malamang alam mo na rin ang kanyang kwento, lalo na kung ikaw ay batang Negros o lumaki sa Negros. Ngunit kung ngayon mo palang ito narinig, huwag kang mag-alala kapatid, dahil hihimay-himayin ko sa iyo ang buong istorya. Nagmula ang kwento noong mga dekada 80 hanggang 90 mula sa isang mayaman na mag-asawa na nakatira sa isang syudad ng Dumaguete sa Negros Oriental. Sinasabing ang mag-asawa na ito ay mayroong anak na lalaki na may pangalang Armando Siera, na kung saan si Armando ang kanilang inaasahang magiging mahusay na tagapagmana sa kanilang mga negosyo at ari-arian. Ayon sa kwento, sa umpisa kilala si Armando hindi lang sa kanyang pagiging anak mayaman, kundi dahil din sa kanyang mabuting pakikitungo na ipinapakita sa kanyang mga kababayan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ang kabutihan pala na iyon ni Armando ay isang maskara lamang upang takpan ang kanyang di kaaya-ayang mga gawa. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon si Armando ng kalibin at nagkaroon umano ng dalawang anak, isang babae na may pangalang Ninochka at isang lalaki naman na may pangalang RJ. Bagamat nagkaroon na siya ng kalibin, nakaugalian pa rin ni Armando na pagtaksilan ang kanyang kinakasama. Dahil nga sa mayaman ito at kilala ang kanilang pamilya, naging madali para sa kanya ang kumuha ng isang babae na kalimitan di umano ay mga estudyante ng isang kolehiyo na siya namang kanyang ginagawang date, at sa kalaunan ay pilit na niyayayang makipagbalik sa kanya. Ngunit kapag tumatanggi ang mga ito, doon na magsisimulang pasukan ng kung anong kademonyohan ang utak ni Armando. Ginagahatan niya ang mga ito, pagkatapos ay hindi pa siya masisiyahan dahil tuluyan niya itong ang iba pa nga ay sinasabing di umano'y nililibing niya ng buhay sa bakuran ng kanilang mansyon o di naman kaya ay sa kanilang basement. Sa paglipas ng ilang mga taon, nananatili pa rin malaya na ginagawa ni Armando ang mga karumal-dumal na mga pagpaslang. Paulit-ulit niya itong ginagawa sa bawat kababaihan na kanyang magiging biktima, hanggang sa natatagpuan na rin madalas ang bangkay ng kanyang mga biktima na itinatapon sa kanilang malawak na maisan at malapit na lote sa kanila mismong pag-aaring hotel. At dahil doon, naging malalim na rin ang naging imbestigasyon ng mga kapulisan, ngunit wala pa rin silang makuhang salarin. Sa mga panahon na iyon, malakas na ang bulung-bulungan na si Armando ang gumagawa ng nakakapangilabot na mga pagpatay, ngunit hindi siya madakip-dakip dahil wala silang makitang anumang mga ebidensya. Hanggang sa isang araw, habang sakay si Armando sa kanyang bulletproof na sasakyan kasama ang kanyang sekretarya, naobliga siya na huminto sa tapat lang ng isang universidad malapit sa kanila dahil sa pakiusap ng kanyang sekretarya na mayroong kukuning mahalagang bagay sa likod ng sasakyan. Nang buksan ni Armando ang pinto ng kanyang sasakyan, bigla na lamang siyang binaril ng hindi kilalang lalaki na siyang naging dahilan ng kanyang bigla ang pagkamatay. Base sa kwento kapatid, grupo umano ng mga bigilante ang pumatay kay Armando, at ang kanyang sekretarya ay maaring ginawa ding kasangkapan ng mga ito upang lumabas siya sa kanyang bulletproof na sasakyan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ilang mga kapulisan ang nagawi sa kanilang mansyon upang mag-imbestiga, ngunit isang hardinero ang nakakaalam pala ng sekreto ni Armando ang nagtapat sa mga pulis na sa bakuran umano at sa basement inililibing ni Armando ang kanyang mga napapa. At simula noon, inumpisahan ng mga pulis ang maghukay, at doon tumambad sa kanila ang napakadaming mga bangkay ng babae na ang iba pa nga ay pinaniniwala ang inililibing ng buhay. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis, nalaman nila na umaabot na pala sa 107 ang kabuuang bilang ng mga babaeng pinaslang ni Armando. Sa ngayon, abandonado na umano ang kanilang mansyon at maging ang kanilang hotel. Ngunit ang nakakakilabot, marami sa mga kababayan ni Armando ang nakakakita di umano ng mga ligaw na espiritu na pagalagala sa abandonadong mansyon at hotel. Si Armando kaya yon na hindi matanggap ang kanyang biglaang pagkamatay at ayaw iwan ang kanilang pag-aari o ang espiritu ng kanyang mga pinaslang na hindi matahimik dahil sa kanilang sinapit. Dito na nagtatapos mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. Ito ulit ang Maharlika TV. At kung nagustuhan mo ang video na ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, hanggang sa susunod pa nating mga video. Peace out!